Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating i-analyze ang isa pa sa mga bata dito na sinusubaybayan talaga sa World Cup. Walang iba kung hindi ang Ruso na si International Master Volodar Murzin. Ayan, batang-bata mga kamatsyas, ang rating niya ay 25-02 na. Ito ay magpi-15 years old na ngayong taon at ang kalaban naman niya ay ang kanyang kuya sa Russia din. No, Ruso din na si Super Grandmaster Vladislav Artemiev. Ayan, tinawag ko na pinakakuya na niya, no, kasi taga-Russia din 'yan at talagang isa sa mga frontliner ng chess talaga pagdating sa pangdaigdigang ahedres si Artemiev, talagang isa sa mga pambato ng Russia 'yan. Okay, sa game number 1, nakatabla si Murzin. Ano naman kaya ang nangyari dito sa game number 2? So, isa't isa pa rin ang laban kung sino mananalo dito. Siya na ang susulong sa next bracket stage. Ayan, kung matatandaan nyo, siya yung sumikat sa YouTube na naging iba yung reaction nung nanalo sa round number 1 kontra kay Ayor Dachesco yata yon, Super GM. Grabe, ni-knockout niya, no? Upset! So, IM pa lang ito pero grabe uma-upset ng Super GM, mga kamatsyas. So, tingnan naman natin kung kakayanin niya ang kanyang kuya na si Artemiev. Tingnan natin. White dito si Artemiev, black si Murzin. Artemiev played d4, Murzin played d5, nag-c4, nag-c6. Itinira ang Slav defense, nag-knight f3, nag-knight f6, nag-e3. Ayan, iniwasan dito ni Artemiev ang mainline ng Slav. Again, ito po ang mainline ng Slav. Pag nag-knight c3, yung kumakapture sa c4, mag-a4 para ma-prevent ang b5, then nag-bishop f5. At dito mag-decide ang puti kung mag-e3 na linya or knight e5 na medyo sharp ang linya. Okay, yan ang mainline. Pero dito, nag-e3, anti-mainline ng Slav. Ang ginawa, nag-e6. So ito naman yung tinatawag na formation ng semi-Slav defense. Ang ginawa, tuloy lang sa pag-develop, knight bd7, ganun din ang black. Nag-castle, nag-bishop d6, nag-knight c3, nag-castle, at dito, nag-break na sa gitna si Artemiev. Kumapture sa c4, bishop takes c4, yan talaga ang teorya niyan, sabay mag ee5. Okay, so bookline na bookline pa rin. At dito, nag-bishop g5 develop, may pressure sa knight sa f6, nag-queen e7, nag-rook e1. Ayan, preparasyon lang para magkabukasan man ng e-file, nandyan na ang tore. Develop, ganun din naman ang black, nag-rook d8, grabe ang mga Ruso, no? Aral na aral. At dito, kinulows na ni Artemiev, pero risky daw yan mga kamatsyas. Ang mainam lang daw na tira dito ay simpleng prophylactic move h3 lamang. Ang binigay na continuation, h6, bishop h4, a5, bishop b3, capture, e5. Magulo pala itong linya na ito. Capture, then knight e4, so pressure sa knight sa f6. a4, knight takes f6, g takes f6, bishop c2, then a3. Magulo itong linya na ito mga kamatsyas. Magulo. So, hindi natipuhan niya ni Artemiev. Ang pinili niya ay d5 lang, simple lang. Nag-h6, neutralize na sa bishop. Nag-bishop h4, nag-knight f8, at dito kumapture sa c6. Kung mapapansin nyo, binuksan lang ang d-file. Wala pa naman kasing sapat na pupuntahan ang dark square bishop para magkaroon ng effective discovered attack papunta sa queen ni Artemiev. So, okay lang yan. Nag-b take c6, then nag-queen c2, umiwas na. Bishop g4, develop, may threat sa knight sa f3, then nag-knight d2, iwas lang. Kasi dito mga kamatsyas, kung hahayaan lang, kakapturin talaga yan, capture. Magkakaroon ng double pawn dyan, paki-imagine, then medyo mapanganib ang kingside ng puti lalabas. May hihina. So dito nag-knight d2, umiwas. Nag-knight g6, tineret ang bishop sa h4, bishop g3, atras lang. At dito, nag-h5. Yan ang novelty dito mga kamatsyas. Dahil nangyari ito noong 2007, ang ginawa ay knight h5 at nanalo dito ang black. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Balik tayo dito sa h5, new idea ni Murzin. Then, nag-h3, so inatake ang bishop, sumabay si Murzin, nag-h4, good move. Bishop h2 umiwas at umiwas din naman, bishop h5. So itong bishop ni Murzin, kaya siya nag-decide na dyan pumunta para hindi makarook a-d1. Mapigilan yung control sa d-file. So, bishop h5, nag-knight b3 muna si Artemiev. Bishop c7, ano idea? Mukhang ililipat sa b6 para nandyan naman ang pressure. Then, nag-bishop e2, tinapatan na ang nang e lang na kumokontrol sa d1. Bishop takes e2, queen takes e2, nag-queen b4.
Grabe itong bata na to, no? Solid na rin ang mga tiradings. Nag-rook AD1, nag-bishop B6. Oh, galing na rin tumira, no? Matured. Nag-queen C2, nag-rook AB8. Oh, marunong umislog eh. Nag-rook E2, capture, nag-rook D8, then umilag ulit si Artemiev. Kasi kung mag-rook dito mga kamatsas, kakapturin lang habang nababawasan ng mga pyesa, palapit ng papalapit sa talagang anytime pwede na makidraw ang black. Pabor yun kay Murzin, no? Bawas rating si Artemiev. So dito umiwas ng queen C2, bishop D4, at dito nag-knight takes D4. Alanganin daw natira yan mga kamatsas. So dito tumalo ng evaluation sa decisive advantage for black. Ang tira lamang daw dito na mainam ay A3 lamang. Queen C4, knight D2, paalis sa queen. Queen A6, rook E1, then knight D7, knight A4, knight DF8, maniobrahan. B4, knight E6, then knight F3, queen B5, rook D1, rook C8. Lamang lang ng kaunti ang black dito. Dahil grabe ang pagkaaktibo ng mga pyesa ng black eh. Diba? So medyo sira nga lang ang pawn structure. Yun nga lang, syempre, mas priority pa rin ang pieces activity kung gaano kaaktibo ang mga minor pieces, major pieces. So yung pawn na yan, medyo nahiwalay, no? 3 pawn islands, pero okay lang yan. Na-compensate naman ang mga activities ng pyesa ng black. So dito, balik tayo. Ang ginawa ni Artemiev ay ang mapanganib na knight takes d4, nag-e takes d4, threat ang knight. Then may threatening d3, mafo-fork yan. So ang ginawang paraan dito ni Artemiev, nag-queen d2. So hindi nga naman pwedeng kumapture kasi nga mayroong queen takes d8. Ang ginawa dito, nag-queen a5. Yun lang, bumaba dito ang lamang ni Murzin. Ang mas matining na tira daw dito para mas malaki ang lamang ay queen c4 lamang. So threat ang knight sa c3. So anong gagawin? Iiwas, rook e1, di pa rin naman makapture kasi nga nakapin. Ang gagawin daw ay rook e8 sabay iiwas. Ngayon, kakapture na talaga yan. Then magda knight e2 sabay rook takes e4. Yan daw, bagsak yung pawn sa e4. Claro, decisive advantage. Pero balik na tayo sa ginawa ni Murzin. Nag-queen a5, nag-knight d5. Ayan. Para hamon na ng queen to queen. At may tempo, makadamage ng knight takes f6. Masira ang kingside pawn structure ni Murzin. So ang ginawa, nag-queen takes a2. Good move pa rin. Tama pa rin yan. Knight takes f6, g takes f6. At dito, nag-rook e1. Then, nag-d3. Ayan. Pag d3, tumalo ng evaluation sa equal to slightly better na lang sa black. So, wag daw munang i-push yan. Ang tira daw dito na pampahinog muna, mas matining ay C5. Yan daw ang mas matinding tira, mga kamatsa, sabay C4, no? So, ito binigay na continuation, King H1, Rook D7, unti-unti lang pala, tapos mag-E5, Queen E6, ang idea pag kumapture, kakapture ng queen. Dito, grabe, malaki ang lamang ng black dito, mga kamatsa. Wag pala muna, basta push-push. Marami pa mangyayari dito, pero yan daw ang ginagarantya ng computer na mas maganda, no? Tingnan natin, nag-D3 kaagad, then nag-E5. Pinush na, capture, at dito nag-rook E8. Kasi kung kakapture si Murzin sa bishop, mayroon kasing trick na queen G5 check. Hindi naman kakapturin yan eh. May ganyang trick oh, bagsak ang tore. Tapos nasa likod pa ng paspon ni Murzin. So decisive advantage for white lalabas. So dito ang ginawa, nag-rook E8 muna. Bishop C3, rook takes E1, queen takes E1. Queen E6, hamon ng queen to queen. Queen D2, queen F5. Queen H6, threatening matchas. Sa G7, tinakpan ni Murzin, nag-F6. Nag-queen E3, nag-knight F4, nag-queen E8 check, king G7, queen E7 check, king G6. Queen E8 check, at dito tabletas ang nangyari mga kamatchas. Mukhang parang nasatisfy si Murzin sa tabla, no? Kasi kilala niya si Artemiev, marahil may respeto ng kaunti, no? Pero lamang talaga siya, decisive advantage siya. Dapat panalo na nga siya dito eh, kung talagang ano, siguro kulang pa sa pagka-veterano yung pagkahinog. Kasi sa iba-iba yon na mga elite talaga, yung mga 27 na rating, kayang-kaya ng ano yun, unti-unti yun, kay Magnus yan, tapos yan. Pero medyo mukhang napadali yata si Murzin, at yun, nakatabla pa si Artemiev. Sila po ngayon ay hahantong sa 2 tiebreaker rapid games. So yan ang ating antabayanan, ano? Talagang matindi itong bata na ito.
IM pa lang, ang mga kalaban niya, mga mamaw na Super GMs, eh, halos sumabay-sabay na eh. Dito nga, winning siya, sayang ang opportunity. Oh. Knockout na sana si Artemiev. Okay mga kamatsas, so yan po ang game na ito. Talagang grabe ang ruso na bata na ito. So susubaybayan natin yan kung ano naman ang mangyayari sa kanilang tiebreaker rapid games mamaya. At isusunod naman natin pagkatapos ito ay ang laban naman ni Nihal. Ang isa pa sa mga batang sinusubaybayan na taga India. Malupites din yon mga kamatya si Nihal Sarin. So ang tabayanan nyo lamang, yan kaagad ang isusunod nating i-analyze. Maraming salamat po, sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. At sana po mag-follow din kayo sa aming Facebook page na RNT Music and Chess. Makikita nyo lamang ang link sa description below para lahat ng aming mga pinopost doon patungkol sa chess ay updated din kayo. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.